ready for the long drive vlog? 3.5 hours in the Philippines. In the Philippines. I drive 8 hours. By bus, right? Mm. This one by ano, car. Okay, let's go. Okay. Kalalas, bumili kami ng kape. Ayan yung order natin. So, bumili ako nito. Hindi ko alam kung ano yan. Sabi nung ano, nagbebenta banana daw. So, try natin. Coffee tayo. And then, meron akong nabiling ano, banana na itatry natin. You wanna try that? Oh, it's hot. Okay. I want. There you go. Let's try. Turon. Thailand style. Mmm. So good. 40 baht. Mmm. These coffees. How is it? All three of them was cheaper than one coffee. Yeah, I know. Oh my god, this is 205 baht. Tatlong kape kasama si Kuya. Yung the drive. Mmm. Ang sarap. So time check mga kalalas, it's already 2:45. Alam niyo ba mga kalalas, imbis na 3 hours lang yung ano namin, drive. Now it's already 4.5 hours. So, kasi sa traffic, grabe yung traffic nila dito. Said na 3 hours yun ah. Magpa 5 hours na. My G. So malapit naman na kami, hindi dito na kami sa Huayen. So, and I think, is it 1 more hour or 30? 20. Oh, 15. Okay. Kanina kasi yung chinek namin, 1.5 hours pa. Sabi ko, are we there yet? Grabe. Kung hindi lang siguro traffic. Kung hindi lang siguro traffic, ano, nakarating na kami kani-kanina pa. Sakit sa puwet, no? Para ako nagbiyahe ng ano, Manila to Alaminos. Parang ganun. Sanay naman ako sa mahabang biyahe. Pero pag naghihintay ka sa traffic, yun yung nakakaantok. Mahirap maghintay. Iba. Finally, mga kalalabs, nandito na kami. So, dito kami mag-stay. Oh my God. So, they only have 3 available rooms. So, dito kami sa number 2. So, i-tour ko lang kayo. So, maliit lang na room to, pero very unique, very nice. Ayan, sobrang comfy ng bed. Naupuan ko na siya kanina. And then, meron tayong pa-balcony dito. So, pwede ka umupo dyan sa labas. And then, meron ding table doon na pwede ka ding magtambay. And then, look at this bathroom, mga kalalabs. Oh. It's so beautiful. Wow, the details is very beautiful. And, oh, yeah, I don't know if it's tiles. Tiles, right? It's tiles? Yeah. Yeah, oh my gee. This is beautiful, love. Oh my God, yung details ng ano na to, ng room na to is very beautiful. The color is very beautiful. So, ayan. So, mamaya, itutur ko kayo dun sa labas. Nung pagpasok namin dito, meron sila sa before ka mag, ano, before ka mag, pumasok or mag-check-in, meron silang coffee shop or bar dun sa labas. And then, meron silang restaurant din dito. Napaka, ano, napaka gandang place kasi biruin mo yun. It's only 3 bedrooms available. Like, oh my gee, buti na lang meron silang available na para sa amin. So, ayan, okay. Magpalit lang ako ng ano, magtanggal ako ng shoes. And then, mayalabas tayo kasi meron silang pa-welcome drinks para sa amin. So, punta tayo dun sa may sitting area nila maya-maya. Time for snack, love? Mm-hmm. So, mag-snack muna kami bago kami lumabas ulit. So, spring roll and then may salad. Ang ganda ng presentation.
right? The presentation's really nice. So cute. Yeah, so cute. And then nag-order din ako ng ano, mango passion fruit shake. Si Papa, diba, ubos niya na yung ano niya, coffee niya. So anyway, kain po. You know, hello. They make like 100 plus. Oh, those ones? 100, 200. Oh, look at that. The oldest turtle in the world is 500 years old. Wow. And meron siyang mga babies. Ayan, oh. Yung mga babies niya. What? 3,500 pa. Really? Hello. Apat sila. So, 1, 2, 3, 4. Fake yung isa, ah. Yung maliit. Ay, meron pa pala doon, oh. They're hiding there, babe. Oh, there's more. Yeah. Wow. And then he's like, trying to climb. Hello, are you trying to climb? No, you're trying to climb. Anyway, punta tayo sa beach, mga kalalabs. Ang ganda ng place na to, diba? Turtle Bay. So, if ever na gusto nyo pong ano, punta dito sa Huayen, check out Turtle Bay. So, they have only three rooms na ano, accommodation. So, check them out. Sobrang ganda, oh. Sobrang naka-amaze lang. And happy kasi na-experience natin na maka-stay dito kahit one night lang. And their food is really good. Tinry lang namin yung spring roll pero the best. Masarap siya. So, ayan, itry nyo. Ang cute ng bahay na to, oh, mga kalalabs. Pahaba siya. Ang ganda. Yeah, I know. Right? This one? Yeah, it's like long. Small, maliit siya sa harap pero sa ano mahaba. Ayun, oh. Ilang rooms kaya yan? Ang cute din nito, oh. Ayan, oh, mahaba siya. Kita niyo yan. Siguro may 3 bedroom yan or 2 bedrooms. Sandito na tayo sa beach, mga kalalabs. Nakaka-relax. Ayan, oh. So, ganito yung beach ng Huayen. So, ayan. Kung gusto niyo pumunta dito, punta kayo kasi tahimik na lugar siya. So, marami kayong pwedeng ano, pagpilian na hotel or Airbnb. Depende sa budget niyo. Kaya niyo yan kasi mura lang dito sa Thailand. Sobrang yung ano nila, yung mga Airbnb, hotel is affordable. Especially sa food. Hindi siya ganun kamahal. So, if ever na kayo ay first time magta-travel, punta kayo dito sa Thailand. Recommend ko yan sa inyo. Experience Thailand. So, if ever na first country nyo siya out of the Philippines, Thailand is the best. May enjoy nyo siya. Kasi marami siyang i-offer, eh. Meron kayong, tulad nung kahapon, di ba, nasa city tayo sa Bangkok. So, doon, marami kayong, kung gusto nyo mag, ano pa na ito, gusto nyo mamili ng mga damit, lahat na nandoon. Sobrang mura lang. Tapos, kung gusto nyo namang ma-experience ang beach, this is for you. Sobrang relaxing lang din. Kung gusto nyo hindi lumipad, yung parang hindi mag-plane, this one is good. 3 hours yung 3 hours lang yung biyahe kung hindi traffic. So kami, na-experience namin na sakto holiday nila. So yung aming biyahe is around 5 hours. So instead of 3 hours, naging 5 hours. So, but anyway, worth it naman siya kasi maganda yung accommodation natin and then maganda din yung ano, place. So malinis and relaxing. So plano namin ni Papa din magpa-spa. So hindi ko alam kung makakahanap kami dito. Massage ba? So let's see. Tingnan niyo, papakita ko sa inyo to. Ang ganda. So, hindi ko alam kung private ba yan o resort din siya. Ang ganda, oh. I like the ano, kulay ng place. Tapos, yung ano siya, yung windows niya tsaka door niya is glass. Sobrang nice. Tapos, itong isa din, oh. Diba? Restaurant and then resort din yan siguro. Where are we going, love? This way. Which way? That way? Yeah, I know. Crab? This one. Little crab, I think. You think it's little crab? Yeah, they're digging. Oh. There's a lot of dogs here. No, the dogs are friendly. Otherwise, there'd be no people around if they're yeah. Like, look at that. Dogs everywhere. Pabalik na kami sa hotel, mga kalalas. Yan si Papa Dib, naglalaro doon. Kinakausap niya yung palaka. So, mga kalalas, dito sa ano, Huayen, wala masyadong ganap. If ever na you're looking for quiet place, this is the place. Pero if you're a party person, what do you think about it, love? I think that the party's gonna be happening soon. Yeah. I'm just waiting for it.
Wala, walang masyadong ganap. So, magpapaspa sana kami kasi wala din. Kasi nga sarado. Yung nag-iisang ano nila, place nila na merong ano, spa or massage, is sarado dahil nga holiday. Songkran, happy Songkran. Is that the right pronunciation, love? No. You have to. No. Huh? Let's go, love. Bridge. My little bridge la. Oh, Beb, be careful here. Let's go, love. Did you just call me Ube? No. Beb, I said Beb. No, you said Ube. No. Namisa namin si Ube. Kanina pa namin pinag-uusapan si Ube. Nag-send kasi ng picture si ano, si Krishna. Yeah. Paalan doon, si Krishna kasi nag-send ng picture. Tapos sabi niya, look at Ube. She's waiting for you. Oh, you know what? This is a... I think this is fruit. Sapodilla. No. What kind of fruit is this? Meron tayo nito, di ba, mga kalalag sa Pinas? Anong tawag niyo dito? Ito, di ba, yellow siya? Yellow siya pag nahihinog or itim. Hindi ko na maalala. So, hindi ko siya maalala kasi nung bata ako, meron kaming ilog-ilog. Tapos nakakita kami ng ganyang puno. Masarap yan eh. Hindi ko na maalala kung anong pangalan. Comment down below kung alam niyo. So, ayun na nga. Itong place na to is para sa mga ano lang. Ano, yung gustong makalaya sa busy na Bangkok. So, if ever, punta kayo dito. And magstay kayo dun sa place na pinagstayan namin. Tahimik lang din at saka masarap yung food. So, nabanggit ko kanina, di ba? And ang dami nagwo-workout dito, yung nagra-running. Ayan oh. Oh, di ba? Healthy sila dito. Healthy living. Beb, people here is running, right? They're healthy people. Like, I think they live here to retirement. I'm scared because what if they are running away from a Momo? A Momo. Aswang. Aswang. Loko ka talaga. Pakita ko sa inyo yung view. So, galing kami doon, mga kalalabs. Sobrang ano din, sobrang okay din na lakad para ma-exercise tayo. Ano kaya yung nasa ilalim nitong ano na to? Ba't ganyan? Meron siyang ano, hose. Love, look! What do you think is that? Snake's tail. Can you imagine? It's an anaconda. Oh my God, Beb. Looks so scary. Anaconda. So, hindi ko alam kung saan kami dulusot. Kung dito ba, may exit ba dito or didiretso kami dun. Ay, maybe not. Is this the end, love? Hope so. We need to go back there if it's not the ano end. Oh no. How? Oh look. Yeah, I know, but look like it's no. Like we'll see. Might have one of those weird bridges. I don't think so, Beverly. Well, hey, we need to go back. Might, let's see. Hold oh back. No, there's a oh no. I don't know. This map is incorrect. Oh yeah. Oh. Oh. Huh? Looks like you can sometimes. Yeah. But not now. Yeah. I think it's a private property. Ang ganda ng bahay na yan, oh. Lab, we need to go back. Okay, we can't. That's not possible, but yeah. Might be able to. There's another turn, look, right here. Okay. Maybe. Okay, let's try that. Si Papa Deep talaga pasaway. Nakakita ko ng ahas. Hello. Beb, let's go. It's not coming anymore. Paano kung cobra yan? Let's go. Did you find it? Oh my God. Sabi ko ahas. Nakita ko ahas. Beb. Pasaway ka talagang kalbo ka. May pilit niya oh. Si Papa Dib, naiinis din sa electric fan na yun, oh. Sabi niya, saan ko ba ito papatayin? Sa ano? Sa switch? Saan niya papatayin? Love, I'm ready to go for dinner. So, yung ano dito sa place na to is magkuklose ng 7:30. So, it's already 6:20 yata ng gabi. So, punta kami, kakain na kami. Maya na kami maligo, no? Alam niyo kung ilang beses ako naliligo dito sa Thailand? Sa isang araw, nakaka-apat naligo po ako. So, paglalabas kami sa umaga, tapos lalabas ulit, maliligo ako nun, no? Tapos sa tanghali, pag
lumabas kami, pagbalik ng hotel, maliligo ulit. Tapos, sa pangatlong beses na labas namin, pagbalik, maliligo ulit. Tapos, nalabas ulit kami, maliligo ulit. O, diba? So, yung buhok ko, galit na sa akin. Kasi, kung mapapansin nyo, hindi lang yung face ko, yung nag-dry, nagkaroon ng rashes, yung ano pa, yung hair ko pa. So, ayan, pagbalik ko sa Pilipinas, ay nako, magpapatreatment tayo ng bonggang-bongga. So, doon kasi mas ano eh, parang mas, pangalan nito, mas ma-explain ko kung ano yung gusto ko. Dito kasi, mababait yung mga tao dito sa Thailand, kahit hindi sila masyadong ano, magaling mag-English din, yung they will try their best na ano siya, yung i-explain sa'yo. Kumbaga, ano yung pangalan dito, yung sign language ba? Parang ganun. So, sa communication, medyo mahirap explain or something like that. Pero mababait sila. Sobrang helpful naman sila. So, that's good, diba? So, ayun. Ano ba ba yung kwento ko sa inyo? Ay, yung pala, mga halabs, natatandaan niyo yung vlog ko na nabanggit ko, before ako mag-end, no? Nabanggit ko sa inyo na yung hita ko, diba? Nagra-rub ng each other. So, naligo ako noon. Tapos nakita ko, ay pulang-pula, besh. Para siyang lechon na hita. So, kung mayroong lechong manok, lechong baboy, meron akong lechong hita. Nagkaroon siya ng ano, pulang-pula na namaga siya. Pero, dahil nga meron kami nabiling ano ni Papa Dave, yung pulbo para sa rashes, nung nilagay ko siya, na-relax naman siya, and wala naman na. Buti nga, hindi nag-ano to eh. Paano kaya kung ano siya, yung namaga, tapos nagkaroon ng sugat-sugat, ay ang hapte, lalo na sobrang init. So, buti na lang, meron ako noon, nag-heal siya, nawala naman na siya. Hindi naman siya nagkaroon ng matinding trauma. Na-trauma ang legs. So, ayun, hintayin ko na lang si Papa Dave matapos sa email niya, and then we will go for dinner. Dito lang naman sa place na pinag-istihan namin, so hindi na tayo kailangan pang mag-arte-arte. So, lipstick lang ng slight. Tignan nyo mag-lipstick. Ano ba? Pag wala akong lipstick, wala akong buhay, oh. Dito sa, ano, Thailand, hindi ka rin pwedeng mag-foundation. Kasi pag nag-foundation ka, walang kwenta. Kasi, makangati yung mukha mo, mag-oily yung mukha mo. Ang pangit sa feeling, malagkit. So, hindi ako naglalagay ng makeup, kundi lip tint lang, tapos eyebrow, tapos sunblock, yun lang. Wala na. Kaya kung mapapansin nyo, parang wala talaga akong ano. Minsan wala akong ayos eh. Basta lipstick lang at saka eyebrow, okay na ako. Maskara sana, kaso nga lang pag sobrang init yung maskara mo, magkakalat ka. Parang sinuntok ko, diba? Baka mamaya sabihin nyo, sinuntok ako ni Papa Dave, diba? So, ayun. Simple lang. Simple lang talaga si Mami Faye. Walang kaarte-arte. Especially sa mainit na lugar, diba? So, ayun. Kilala nyo naman si Mami Faye. Hindi ako masyadong palaayos. Ano, okay na sa akin yung simple. Basta malinis, ayun, tapos mabango. Yun na, mahalaga sa akin yung ganun lang. So, ayun, okay. Maglagay lang ako ng lip tint and then we will go for dinner. So, tingnan nyo yung in-order namin, oh. Happy turtle! It's a happy turtle lang. It's so cute! Kain po! So, i-try natin to kung masarap ba si Happy Turtle. So, this one is, I think, is ground pork. Oh, yeah? Yeah, I don't know. It's ground pork yata to. And then, it comes with mushroom. Hati kami ni Papa Dave kasi hating mag-asawa. Ayan. How is it, love? Oh no! The happy turtle is not happy anymore. Try natin. The soup you should try. Let me try the soup. Okay. Vinegar. Okay. Masarap si Happy Turtle. So that. This is our appetizer. Sakto lang.
So ito na yung order natin, ang ating main course. This is crazy stir fry. It has what is cashew it? Nuts. Cashew nuts pak and then pakrapaw. And then this one is my favorite. Fried rice with pineapple. O, di ba? Ayan, kain po. Kain. I like this one with pineapple and then cashew nuts. Nice choice. I told you it's really good. Really good. This should be maybe the best restaurant around here. Yeah. I don't think the other ones are probably not as good. Are you sure? Maybe. They have a really good presentation. That's what I noticed. Presentation is really like fancy restaurant presentation. It's good. Wow, so big. Prawns is so big. Laki oh. Oops. So, meron silang complimentary tea and then dessert. Oh my God. I love this place. Busog na ako eh. Pero tingnan nyo naman yung dessert na yan. Oh. So romantic. You see? Let's try. Okay. Open. Open. Open sesame. Open sesame. Is it hard? No, I'll do it, love. Wait. Good morning! Katatapos ko lang naligo. Ang ganda ng ano, usikat ng araw. Anyway, it's already 7. Mag-8 na pala. 8 in the morning. So, magkakape sana kami dyan sa restaurant. Kaso nga lang, ano siya, hindi sila nagsiserve ng coffee or breakfast till 9 a.m. They should serve coffee or breakfast early. What if, di ba, aalis tayo ng maaga? Hindi tayo nakakain or hindi tayo nakapagkape. But anyway, they have coffee machine here na hindi ma-figure out ni Papa Dave kung paano mag-work. So we will try again. Yesterday, tinatry namin siya. Kaso nga lang, hindi talaga siya nag-work. Hindi ako nakapag-end ng vlog yesterday, mga kalalags, or last night. Kasi after kami nagkape at nag-dessert ni Papa Dave, diretso sa room, naligo. Nanood kami ng Iron Chef. I think this is the... on the no. Oh, okay. Oh, maybe. Let's try again. Yeah, I think it's broken. That's why I don't like this machine. Ang ganyang machine. Machine. Yeah, I don't like that machine. It's not my favorite. We don't have a coffee thing inside our room. They only have tea. Okay. Yun yung ano niya, downside nitong resort na to. And yeah, the bed. Broken. Is it broken? Okay. Yung bed din, mga kalalabs, yung pag kumilos ka, nag-quicky, parang nagsasound siya ng ganun. So, imbis na makatulog ka ng maayos, nag-move ka lang ng ganun, or gagalaw lang si Papa Dib, tumutunog yung ano, yung bed. So, yeah, I'll figure out, okay? Let's try, I will try it. Yeah, it's broken. Is it broken? They were not gonna put that there if it's broken. Okay, I will try, and then I'll come. Anyway, magta-transfer kami ng ibang hotel. So, mamaya yon mga around. Mag-check out kami ng 11. And then, hindi ko alam kung mag-breakfast ba kami dito or tinapay lang. Kasi dun sa resort na pag-istihan naman namin or hotel, is the next one will be, ano siya, mga kalalabs, full-on kasama yung breakfast, lunch, and dinner. So, dun kami kakain ng lunch ni Papa Dave. So, breakfast naman di kami mahilig masyado. Depende sa, ano, sa sitwasyon. Kung kunyari yesterday
maaga kami nagbreakfast kasi babiyahi kami. So sometimes nagbe-breakfast kami or brunch is 12 or 1. Yun yung kain namin ni Papa Dave. And then dinner. Dalawang beses sa isang araw yung kain namin. Pero more on ano din kami, snack. So I think I'll be ending this vlog, mga kalalabs. Sana po ina-enjoy nyo yung ating day 1 dito sa Hua Hien. And then mamaya iko-continue ko yung vlog. So ayun, yun lang yung masasabi ko dito sa hotel na to. Tahimik siya, good, food is good. Ano pa ba? Pero yung downside is yung room nga, ay yung bed, hindi siya masyadong comfy. And then, ano siya? Hindi siya comfy kasi may tunog siyang sound. So, kahoy, ano yata yun? Bamboo bed yata yun. So, ayun. Anyway, thank you all for watching. Please don't forget to like and subscribe. Salamat po. Love you all. Bye.